bibigyan ko na 5 milyon. Hindi sa panalo niyang gold na sa Olympic, more on yung sa pamilya. Masakit sa ama na aawain sa anak mo. Kung magsama-sama lang sila, bibigyan ko na 5 milyon. Yung nanay ang kinakausap pa dahil masama loob yung bata. Dahil so, may away yata na nakaraan. Pero yung tatay, parang pumayag na magbati sila sa kaya dadali yung pamilya sa akin. Subukan nyo rin ako na umaisama yung nanay, mas maganda. Importante sa akin magsama-sama silang buong pamilya. Kung ano man ang napag-awayan nyo yung araw, sana patawarin nyo na ang nanay nyo kung siyang may kasalanan, sino man may kasalanan, mas maganda sana dahil wala ka naman dito sa mundo ito kundi sa nanay at tatay mo. So nakikiusap ako, maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya nagbibigay ako ng 5 milyon sa pamilya nyo, patawad nyo isa't isa. So yun guys, what's up? Once again, Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, napanood natin si Governor Chavit Singzon mga idol. So magbibigay siya ng 5 milyon para lamang magkaayos-ayos ang kanilang pamilya. Hindi dahil nanalo si Carlos Yulo ng 2 gold medal sa Paris Olympic mga idol. Si Governor Chavit Singzon mga idol ay concerned sa pagiging buo ng pamilya kasi napakahalaga ng pamilya mga lodi. Importante ang nanay, ang tatay, mga kapatid. Ito ang pinaka-foundation ng buhay mga lodi. So yun, si Chavit Singzon na nagbigay ng 5 milyon para lang magkaayos-ayos sila. Pero itong si Carlos Yulo, grabe ang tigas ng damdamin mga idol. Napakatigas ng taong ito. Hindi mo alam kung na-impluensya ng kung sino or anong iniisip. Sana kung maganda yung iniisip niya mga idol. Kasi napakasakit sa ina, sa ama, yung isang tabi pagkatapos ng lahat-lahat ng sakripisyo na ginawa niya, na ginawa ng magulang niya para sa kanya. No? I-apply natin sa mga sarili natin mga idol. Kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, ang magulang, ang mga kapatid, ang siyang sandalan natin no? At lakas para magpatuloy sa buhay. Hindi natin makakamit yung mga nararating natin ngayon at mga kung saan tayo galing, kundi dahil sa kanila. Sila yung inspirasyon natin. Wala nang iba. Unless kapag ikaw ay lumagay na sa tahimik, nag-asawa, nagpakasal, doon ka magsarili ng buhay. Gumawa ka ng sarili mong buhay, ng memories. But kung ikaw ay bata pa at nasa poder ka ng iyong mga magulang, kailangan mong bigyan ng respeto. Huwag mong isang tabi ang magulang mo. Sir Carlos Yulo. Pakinggan mo si Governor Chavit Singzon. Napaka-concern niya sa'yo. Mabuo lang yung pamilya niyo. Hindi siya para sa kung saan ka o kung ano ka ngayon. So yun lang mga idol, sana pahalagahan natin kung anong meron tayo, yung mga magulang natin. Huwag nating pababayaan mga idol, huwag nating sasaktan habang nabubuhay ang mga yan. Magsisisi ka sa bandang huli. Ayokong maranasan mo na sa bandang huli, sasabihin mo, sana hindi ko ginawa yung mga nangyayari ito sa ngayon. So yun lang mga idol, pinivloggers here in Kuwait, Palaboy OFW, kasama natin si Rapid Sam Steel and Brian Puntana. Mabuhay mga idol, mabuhay. Alright, pero binabati ko si Carlos Yulo ng congratulations pa rin sa'yo.